Han, hindi pa ba yung tapos? Hindi pa, Han. Mauna ka nang matulog. Tatapusin ko lang tong ina-audit ko. Ilang araw ka na nagpupuyat? Minsan lang naman. Aakyat din ako agad pagkatapos nito. Para makatulog na din. Anong minsan? Kung hindi ka pa sasawayin, hindi ka titigil. Baka magkasakit ka na niyan. Hindi ka na nga nakakapagsimba dahil sa kakatrabaho mo. Eh, naaaksaya ang oras ko sa pagsisimba. Ah, ganon. Reynald James, matutulog na o matutulog na? Ito na, Han. I love you. Kung hindi pa ako mag-aal sa boses? Sakit ng ulo ko. Han, may gamot ka ba riyan? Saka pupuyat mo yan. O ito, inumin mo pagkakain. May energy drink pa ba tayo? Masyado namang maaga para sa energy drink. Kumain ka na lang nitong niluto ko. Tinusta ko tong tusino at sa pinagprituhan itong tusino ko isinangagang kanin. Naku, mukhang masarap nga yan. Pero mamayahan, magpapamasahe muna ako bago mo, ha? Mabuti pa nga, para ma-relax ka naman. Magsisimba kami mamaya ni Shane. Masusundo mo ba kami? Hindi na, Han. Dito na lang tayo sa bahay magkita. Daddy! Baby! Kamusta? Ano naman ang ginawa mo maghapon? Babe ka ba sa mami? Opo, Daddy. Nagsimba po kami kanina. Very good. Sige na. Maglaro ka na muna at magpapahinga lang si Daddy, okay? Hindi pa din nawawala ang sakit ng ulo ko. Okay po. Oh, mabuti't nakauwi ka na. Kumusta nang pakiramdam mo? Parang hapong-hapo ka. Parang lumala ang sakit ng ulo ko. Pumunta na kaya tayo sa ospital? Hindi na. Kaya ko pa naman. Baka iba na yan. Mabuti nang nakakasiguro. Mr. and Mrs. Utanes, dediretsuhin ko na po kayo sa resulta ng test na ginawa sa inyong mister. You have stage 5 chronic kidney disease. Makikita niyo po dito sa image, highly damaged na ang kidneys niyo, Mr. Utanes. Ano pong ibig sabihin nito, Doc? Gagaling pa po ba ako, Doc? I highly suggest na humingi kayo ng second opinion para maaral nyo ang best option sa inyong kondisyon. Dear love, mabilis na bumagsak ang aking pangangatawan. Wala rin akong ganang kumain dahil madalas ay isinusuka ko lang ang kinakain ko. Hindi rin ako makatulog ng maayos. Magastos ang naging gamutan kaya inaalala ko kung ano ang mangyayari sa pamilya ko sa ganitong kalagayan ko. Pwede mo bang tawagin ng mami? What's wrong, Daddy? Sabihin mo sa mami mo, hindi ako makahinga. Mami? Mami? Yes, anak. Hindi raw po makahinga si Daddy. Hon, tatawag ako ng ambulansya, ha? I'm sorry, Han. Don't worry. Malalampasan natin to. May awa ang Diyos. Doc, kumusta ang asawa ko? Nag-progress na ang sakit niya. Maybe it's time you consider a kidney transplant? Paano po bang proseso nito?
At magkano'ng kakailanganin, Doc? It ranges from 600,000 to maybe 1,000,000 pesos. Pero ang malaking challenge, Mrs., ay kung makakahanap tayo agad ng donor. Diyos ko, tulungan niyo po kaming malampasan ang pagsubok na to. Han? Okay na ako. Huwag na nating ipilit pa. Napahabain ang aking buhay. Baka hanggang dito na lang talaga ako. No, kailangan ka namin ng anak mo. Bata pa si Shane. Dapat, dalawa tayong sumubaybay sa kanyang paglaki. Saan naman tayo kukuha ng ganong kalaking pera? 1,000,000? Eh ang natabi kong ipon ay para sa kinabukasan ng anak natin. For God's sake, Ray, huwag mo munang isipin ang future. Mag-focus tayo sa kasalukuyan. Aanhin namin ang anak mo ang future na sinasabi mo kung hindi ka namin kapiling. Gustuhin ko mang lumaban. Saan tayo kukuha ng donor? Napakahaba ng pila para sa kidney transplant. Hon, may awa ang Diyos. Baka ito na talagang paraan niya para lumapit ka sa kanya. Ang sabi sa Biblia, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Dear Love, nahiya ako sa aking sarili nang marinig ko ang mga pangaral mula sa aking asawa. Sa pagnanais kong makapaghanda para sa kanilang kinabukasan, ay sinawalang bahala ko naman ang aking kalusugan. Nararamdaman ko ang tuloy-tuloy na pagsuko ng aking katawan. Pero ako ay nabuhayan at nabigyang pag-asa dahil sa matinding pananampalataya ng aking asawa. Kaya ako na mismo ang sumubok na manikluhod sa Diyos upang hilingin sa Kanya ang aking paggaling. Kung totoo nga bang may Diyos, nagmamakaawa ako na sana ay dinggin niyo ang aking panalangin. Labis ang aking pagmamahal sa aking pamilya. Hindi ko gustong lisanin sila sa ganitong kalagayan. Kaya kung inyong mamarapatin, ay iaalay ko ang lahat ng nalalabi kong oras para sila ay makapiling. Tulungan niyo po akong malampasan ang napakalaking pagsubok na ito. Gusto ko pong gumaling. Kung totoo ngang ito ang inyong paraan ng pagtawag sa akin, narito na po ako. Nagsusumamo. Itinataas ko na sa inyo
ang lahat ng mayroon ako. Gumaling lang ako para makasama ko pa ang aking mag-ina. I have good news for you, Mr. and Mrs. Otanes. Ano po yun, Doc? You are a compatible kidney donor. Ibig sabihin ay pwedeng ikaw ang magbigay ng isa sa dalawa mong kidneys sa iyong mister. Talaga ba, Doc? Pero syempre, may mga risks. Kaya hahayaan ko muna kayong makapag-usap mag-asawa. Let me know of your final decision. Maiiwan ko muna kayo. Ray, Han, hindi ka ba masaya na match ako sa'yo? Hindi lang puso natin ang magka-match, pati na rin ang bato. Honey, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dininig niya ang aking mga panalangin. Tama ba yung narinig ko? Nanalangin ka sa Diyos? Lumapit ka sa Kanya? Oo. Pero ikaw ang inaalala ko. Sigurado ka ba na ibibigay mo sa akin ang isa sa mga kidneys mo? Sabi ni Doc, may mga panganib na kaakibat ang pagiging live donor. Natutuwa akong malaman na tinugon ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin. Diba? Sabi ko naman sa'yo, walang imposible sa Kanya. Siya ang tunay na tagapagligtas. Tama ka, Han. And I'm so blessed na ikaw ang naglapit sa akin, sa Kanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Apo. Ano nga ba ang magkaakalang maaabutan ko pa ang aking apo? Ako, dahil naging matatag tayo sa ating pananampalataya at hanggang ngayon ay sa Diyos pa din tayo kumukuha ng lakas. Maraming salamat, Han, sa iyong pagtataga at pagmamahal. At higit sa lahat, sa aking malusog na kidney. Kaya yata humaba ng husto ang aking buhay dahil ginawa kang kasangkapan ng Diyos para dugtungan ito. I love you, Han. I love you too. Dear love, may himala sa taong tunay na naniniwala. Minsan mang sinubok ang aking pananampalataya, ay pilit akong ibinalik sa Diyos ng aking asawa. Bukod sa buhay na idinugtong ng Diyos, ay biyaya talaga para sa akin ang aking kabiyak. Kabiyak sa buhay at kabiyak ng kidneys. Tunay ngang walang pagsubok na hindi malalampasan. Basta ang pagkapit sa Diyos ay titibayan. Kung mayroon man akong gustong ibahagi sa aking naging karanasan, iyon ay una,
pangalagaan ang katawan. Dahil your body is the temple of the Holy Spirit. At pangalawa, with God, all things are possible. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!